Pinoy Aquaman may bagong world record attempt. Kasama natin siya ngayon live dito po sa Balitang Hali. Attorney Injimar Macarine, magandang umaga po sa inyo. Hello, Rafi and Connie. Magandang umaga. Opo. Nakatakda na naman po kayong gumawa ng makasaysayang record para sa 10-kilometer unassisted solo swim. Paano niyo po ito pinaghahandaan? Rafi, bali for this swim, 1 month akong nag-prepare, kaya masabi ko na hindi talaga ganun ka-prepared yung swim ko ngayon. Pero 10 kilometers lang naman yung swim ko, kaya kaya naman siguro. Kasi ang expected time ko na tapusin to between 3 to 4 hours non-stop. Saan po ito gagawin? Yes, Rafi, yung swim dito sa Masbate from Bugtong Island to Dalagun, Matayom, Kataingan, Masbate. Mm-hmm. So, yung parang part ng Bagat-Dagat Festival na inorganize ni Governor Antonio po. Okay. So, inter-island swim po pala ito. Ano pong kaiba ng solo at unassisted open water swim sa iba pang mga swimming category? Yes. Itong ginagawa natin, Rafi, and ito, pag sinasabi mong solo, mag-isa lang ako, and then kung sinasabi nating unassisted, I am not allowed to touch the boat. Mm-hmm. Tapos, hindi rin ako pwedeng i-touch ng another human. Tapos, lahat ng mga energy drink ko, itatapon lang sa akin. So, gagawin ko yun every 30 minutes. So, iinom lang ako ng energy drink. Then, ibalik ko rin doon sa boat. So, continue ulit ang swim. Bali, ang stop ko noon, kung 3 to 4 hours yung swim, bali siguro mga 10 seconds. Then after that, swim na ulit. Mm-hmm. Yun at ibig sabihin ng unassisted swim. Tapos yung gamit ko na suit, ordinary swimming trunk lang and then goggles. Bawal yung mga floaters. Kaya record yung hinahabol natin. Attorney, magandang araw po sa inyo. Si Connie Season po ito. Hello. Hi po. Ito ha, naibahagi din po kasi sa amin, hindi ba? Napag-alaman po namin na asthmatic pala kayo at may hypertension din. Eh baka nag-aalala ho syempre ang ilan, 'di ba, na with this condition, paano niyo ho tinitiyak kaya na hindi ito makakaapekto sa gagawin niyo pong solo at unassisted swim? Yes, yung bago ako pumunta dito sa Masbate, Connie, nagpa-check up muna ako sa pulmo ko. Si Dr. Sipi. Kaya okay na yung health ko. Pero yung itong maintenance ko kasi ng asthma, dati pa eh, nandiyan na, ever since na nagsiswim ako ng open water, starting noong 2013, meron na akong asthma. Pero itong high blood ko, 5 years ago lang. Ah. Pero yung asthma, pero safe naman kasi sinasabi nga nila na maganda daw yung dagat sa asthma eh. Tama. Opo, opo. Yung kaninang umaga, pagising ko, nag-puff na ako. Then mamayang gabi ulit. Then tomorrow, bago sa swim, yun ang ano. So, yung itong swim na ito, okay lang naman kasi the longest swim that I did, yun yung Dumaguete City to Siquijor, 24 kilometers. 12 hours kung nilangoy yun. So, papa ako noon. So, ngayon, medyo hindi naman siguro mahirapan yung ano ko kasi 3 to 4 hours lang yung target ko sa swim na ito. Kasi 3 kilometers per hour ang average speed ko sa swim. Okay. At least magandang paalala yan, ano, para dun sa may mga comorbidities, dapat talaga may medical clearance bago po sumabak sa anumang ganito mga sport. Pero syempre, gusto rin namin malaman, attorney, no, bukod po sa paggawa ng record sa open water swim, meron din ho ba kayong adhikain raw na layong isulong sa paggawa niyo po nito? Baka pwede niyo hong i-share sa amin. Yes, Connie. Bali, ever since I have been swimming in the open water, ang pinopromote ko talaga itong marine conservation. Okay. And then, pag like yung host ko, yung Masbate, si Governor ko, ang pinopromote ko naman yung Philippine tourism. And then personally, yung sa akin naman, yung healthy lifestyle. Kasi ako, I do not drink, I do not smoke, and then I sleep 8 hours a day. Yun ang parang recovery ko. Kaya i-promote ko yung healthy lifestyle. Tama. Kasi alam naman natin medyo sa mga lawyers, medyo may inom na ni Garillo. Sa akin naman, 7 years na akong, as in, zero alcohol. Very good. Mm-hmm. At Connie, yun nga, nabanggit ni Pinoy Aquaman, abogado siya.
sa Bohol. Yes. Paano niyo po nagsasabay, napagsasabay attorney, yung tungkulin bilang abogado at yung ganitong sports activity? Ano yun, Rafi? Paano niyo po napagsasabay yung ganitong sports activity at saka mga kaakibat na training sa inyo pong tungkulin bilang abogado? Yeah. As a DOJ prosecutor in Bohol, medyo challenging talaga ang on my part yung time management, kasi syempre maraming kaso sa office, may mga court appearances ako, pero I find the time to train 1 hour daily. So itong the past one month, 2 to 3 kilometers daily ang nilalangoy ko. So ang challenge lang ko kasi syempre maraming gawin sa office, ang akin na talaga priority ko yung training. Kasi para sa akin, parang it's a lifestyle. Hindi lang ngayon lang ito. Hindi. In a long time, hanggang pagtanda ko, ito na talaga yung gagawin ko. 1 hour daily training. So ang key po talaga rito, consistency. Ano po? Yes, tama yung Rocky. Kasi ang medyo yun ang concern sa mga athletes natin. Kasi parang medyo uso-uso. Ngayon, parang may uso na sports. Maraming sumasali. Then, after fun, medyo nawawala sa akin. I've been swimming in the open water for the past 10 years. In fact, yung swim ko tomorrow, ika-37 swim ko na water. And finally, ano pong mensahe nyo sa mga nag-aspire na gawin yung ganitong ka-intense na water sports activity? Tulad ko, na nagbabalak mag 15 kilometers at maging mga Pinoy Aquaman gaya po ninyo. Yun talaga yung sekreto ay yung sa akin lang talaga, self-discipline. Kasi siyempre, kung meron tayong training tomorrow, so dapat maaga matulog. Then, kasi ako plant-based athlete ako, so I do not eat pork, beef. So plant-based yung ko. So I eat healthy. And then yung exercise. So kung yung mga gustong mag-open water, yun lang talaga, self-discipline, i-balance lang lahat. Siyempre, meron naman tayo lahat mga trabaho. Ibabalance lang yung lahat para meron talagang time for training, tapos yung nutrition, tapos 7 to 8 yung tulog. Okay. So lahat talaga, self-discipline lang talaga, Rafi. Okay. Ayan, sige po. I'm sure with that kind of discipline at with that kind of lifestyle, marami pa po kaming record siguro na makukuha at may babalita tungkol sa inyo. Maraming salamat po. Thank you, Rafi and Connie. At good luck po sa swim sa Sabado. Pinoy Aquaman attorney Engimar Macarine, ingat at good luck po sa inyo. Maging updated po sa mga maiinit na balita, maaaring mapanood ang Balitang Hali at ang iba pang award-winning newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.